ko yung PC naman po kayo yung tumatakbo. Yung po ako nang nakakalito sa inyong kandidatura. Actually, ako po ay kasabi ng NPC since day one nung tumatakbo ako sa public service. Yung 2001 NPC na po. At ang NPC po, maraming buwalik yung suyan. Dahil hindi naman po kami nakukompeto yung lineup. So, depende po kung ano yung nagiging coalition po namin at depende yung assignment na binibigay sa atin ng NPC. So, para lang po malinaw, saan po kayo tumatak mo ngayon? NPC po ako ngayon. Every, since 2001 po, NPC na po talaga. Alright. Okay. So, lagay ko kaya ka narito dahil ang kapatid niya, si Mayor Reaksyon na yan, ay nakuna naman. Actually, siya po yung... Hindi, spokesman ni Senator po. Yes, siya po ang... Siya po ang... Siya po So depende po yung coalition na sinasamahan po ng NPC. Pero kaya po nag-iiba po yung dynamic. Oo. Okay. At marami po ang alam naman po ang naging performance yun natin ng first of all mayor for 9 years no ng Valenzuela at sa Congressman. At bagamat pinupuri po kayo, marami rin po ang nagtataka po ano po ba talaga ang impluwensya po ng inyong ama na sabihin na lang po natin na may konting katanungan sa kanyang reputasyon, lalo pat naiugnay po siya dun sa panahon ng pangunuhan ni Presidente Erap. Ang sabi po ng iba ay malakas daw po yung vested interest sa pagpasok po ninyo sa politika. Paano niyo po sasalagin? Actually, Lucy, wala naman po kami any business na may kaugnayan sa gobyerno. At yung sa Valenzuela po, meron po kami property doon, but wala naman kami operating. So if you talk about local interest, wala po kami operating business. But now you're getting into national position, no? Yes. At alam din ng lahat, the plastic steel po, ang inyong ama, no? At alam din ng lahat na minsan na po kayong naharap sa kaso ng malversation dahil po sa isang thrift bank na pag-aari po ng pamilya ninyo. At ang sabi nga po ay nagkaroon po ng question sa napakabilis na pag-award sa inyo ng bilin ng iyon. Actually, Lucy, yung transaction yun, wala po kong kaugnayan doon. I was part of that bank a long time ago, so 15 years. Bagamat na pangalanan kayo sa yes, kapa. And that value ng shares ko doon is about 2,500 pesos. So, hindi ko talaga alam how 2,500 pesos na halaga kinasama ko yung aking pangalan. Yung transaction ng family business ko namin ay above board. Wala naman pong shortcut na ginawa. So, open naman po lahat ito no, sa pagtatanong po ng public. Hotel industry, kasi ang gandang din po ay may pag-holding sa Cebu Waterfront Pavilion. Paano po naman yung maigasalag ang mga akusasyon na pasit na vested interest din po dahil pero tayo tourism law? So, actually, right to yung aming, it's a publicly listed company ng business nito. So, hindi naman po wholly owned sa family namin. Publiko rin po ang may-ari ito. At hindi naman rin po namin tinatanggi na itong business na ito ay matagal na po nag-ooperate. No? Na bigay po ito ng aming partners, kasama ko kami from the Malaysia. So, hindi naman po ito binuo namin from scratch. So, may casino operation din po yun? Apo, may casino operation po is fully run by 100% managed by Passport. So, wala po kami operational control over that. Pero, may kasi public perception doon na pag casino, pasibre ang iyong campaign ay back up by gambling lord. It's possible po dahil yung casino is 100% managed by Passport. Yung isang tao or yung isang bote, hindi po kami papakinggaroon ng Passport kasi ang Passport po ang direct lang ng pamanan. How is your relationship with your father? Siya po ba ay nangimasok sa inyong trabaho bilang kongresista, halimbawa, or mayor? Ano, which is really mahirap ano, dahil family business yung kami. And hindi naman mo kami malaking pamilya. Sa family business yung talaga na kumaasa sa mga kapamilya para tumulong sa mga. Nung pumasok po tayo dito, isa sa aking naging dahilan ay reforma sa aming lokal na pamahalaan dahil feeling ko
aming local government at that time, kung tayo hindi maganda yung pamamahala. And being an entrepreneur, maraming mga negosyante rin na nagko-complain na mabagal yung proseso, corrupt, at hindi efisyente. So, naging, kumaga, naging direction ko na baguhin yung pamamalakad sa aming local government. Diretso ang pakikitungo nyo sa mga mamamayan nung kayo ay mayor at na, at nang kayo naging congressman. Ngayon, tatakbo kayo sa senador. Eh baka mas magaling kayo bilang mayor at congressman kasi yan ang inyong expertise. Ito, ito, legislation na ito. Ano ang dadalhin nyo sa sa Senate? Actually, Attorney Mel, no? Maganda nga ho naging karanasan ko sa local government, both in the legislative and executive, lalo na executive dahil 9 years po ako naging mayor. Dito ho nakita ko yung problema ng tao, yung pangarap ng tao, yung pangangailangan po ng ating bansa. At nung pumasok po tayo, very simple lang naman yung aking naging direction. You have to lead by example at dapat action ka agad. Kasi finding is maghanap ng solusyon, mabilis eh. Pero kung hindi natin implement po yung solusyon, wala po talaga yung pero ang Senado, congressman, hindi nag-i-implement yan, hindi yes. Executive yan, kundi nagbabalangkas ng batas. O papaano nyo makataguyan yung inyong adikain? Pwede natin, isa sa magandang kapangyarihan ng Senado yung oversight function na pwede natin gamitin para masigurado yung mga batas at programa ng pamahalaan ay gumagani ng ang kagandahan dito yung experience ko in the local government, madadala natin sa national government, at makatulong yung sa ating paggagawa ng mga programa at policy. Napag-uusapan po ang Senado. Kayo po ay 9 years mayor at pagkatapos po ay nagkaroon po kayo ng 2 terms as congressman. Ngayon, papasok kayo sa national na issues na to. Ha? Ang pinakamainit ngayon, as we speak, of course, ay yung SSS pension. Ano ang inyong paninindigan sa issue niya? Ang malusing SSS about fairness. Dapat pantay-pantay po yung pagpingin. At 20 years na hindi tinataasan yung pension ng ating mga senior citizen. At 1,200, kulang na kulang na huyang sa maintenance medicine ng ating mga senior citizen. So itong increase in 2,000 barely covers inflation. So having said that po, talaga po sa pag nagtataas po ng pension, maapektuhan mo talaga yung capital base ng ating itong insurance company or itong pension company. Yun nga ho ang dahilan kung bakit binito. But Lucy, may remedies yan. No? Una, we can increase the premium nung 30 million na nagbabayad ng every month ng contribution. Pangalawa, nasa batas fit o nasa charter ng SS to recapitalize. So, pwede silang pumunta sa Kongreso every now and then kung kakailangan yung talaga i-recapitalize. So, may mga formulas na pwedeng gawin para matulungan natin yung ating mga senior citizens. Kayo po ba ibumoto dyan sa SSS? Yes. Oh, yes. Yes. Ang question naman dito is, yung 2,000 ba is fair o hindi fair doon sa ating mga senior citizens? And I think it's fair. Pero sa mga banggit mo, totally different na napakinggan ko sa mga SSS executives na the other day, nag-explica. The last time na nag-increase for the SSS pensioners was in 2006. Mm-hmm. And that was 10%. Mm-hmm. And in 2014, sabi nga, nag-increase ng 5%. Mm-hmm. Para pang proud sila. Mm-hmm. I mean, yung binabanggit ng mga figures, it's totally... Kayo ba matin ang public hearing nun? Well, sa SSS nun? Actually... O bumoto lang kayo, out of, without na, knowing the... Pinag-aralan ko rin mabuti itong issue na ito. Ano? Because what we want is fairness doon po sa mga pensioners po natin. At, ang argument kasi ngayon is not kung ilan yung tinaas. Ang argument ngayon is magbabankrupt yung SSS. No? Yun na ngayon. Actually, yun, kung tutuog bang mababangkarote ang SSS in 12 years pag pinagpatuloy itong 2,000. That is the main argument. And ang argument ko ay hindi itong mababankrupt dahil meron namang recapitalization mechanism. Pero manggagaling yung pera sa gobyerno. Yes, manggagaling po yung pera sa gobyerno. Pero yung donation yun. Is that good management? Na kakain na naman tayo dun sa budget para lang masabi nila yung... Ang concept nito, ito ay isang social safety net. Just like the CCP, social safety net to. So, CCP, naglalagay tayo ng 60 billion a year for social safety net. This is another social safety net para sa ating mga seniors. So, it's the same concept. But it presumes now na ang pera na pambayad
sa SSS, kung kukunin lang sa membership, hindi talaga sapat. So, kailangan talaga i-subsidize. No, it has to be a combination. No? Hindi natin pwedeng isang solution lang or one formula. No? It has to be a combination of formula. Pero bakit niyo mo hindi isinunong yan nung pinagbobotohan itong 2,000 hike? Actually, apparently, no, meron pang may twin legislation to, no, that will give flexibility to the SSS board para mag-adjust ng premium at mabigyan pa sila ng karapatan at additional powers, no, para mag-adjust ng premium. At yun yung hilingin nila. So it's twin legislation to. So tingin niyo ba nagkulang ang liderato ng mababang kapulungan sa pag-uugnayan sa presidente? Kasi po, maaring na prevent ang veto kung meron lang maganda siguro usapan. Actually, Tornin, naging mayor rin ako eh. And I remember, you know, may mga ganitong cases in the local government setting wherein yung mga councilors natin may proposal at minsan magugulat ka lang pag-accept sa mayor's office at pepermahan mo yung batas. So napakahalaga talaga yung coordination. Napakahalaga talaga na nag-uusap yung dalawa. So, sa tingin mo ba, nagkulang sa koordinasyon? I think so. Between the House and the Senate and the President. Malaking pagkukulang to. Malaking pagkukulang talaga. May pagkukulang din ng mga lawmakers dahil parang wala silang out of the blue. Parang hindi nila alam na mayroon parang bill na itong lumabas. Pero itong mga ganitong batas, hindi one day or one month. Yeah, this will take months, no, para mag-uwi yung ganitong batas. Matanong lang kayo, kayo ba'y lagi nag-aate ng public hearing? Okay naman po. Kasi lumalabas yung explanation na you're referring to senior citizens. Hindi naman po yun ang mga SSS retirees lang. SSS retirees? Ako sabi ko, 20 years na hindi nag-aano. Parang you're guessing. Ay, hindi naman po. But that's what I research and read. No? Yung po naman yung mga nababasa mo natin yung literature na pinapagalaw sa urban planning, which it's important to look for solutions. Dapat naghahanap na tayo ng solution bago pa dumating yung problema. Ang nangyari kasi sa atin, may problema na at saka tayo naghahanap ng solution. At dumating na tayo sa punto na napaka-komplikado na yung problema natin, kaya hindi pwede isang solution lang para mawala yung problema. Isa sa matagal na namin, nung mayor pa ako, linalabi namin, I remember 2008, pinapunta kami ng World Bank sa South America para tingnan yung bus rapid transit nila. Ito yung very cost effective, mabilis ilunsan at bagay sa bus rapid, ito yung BRT. Yung BRT na I think gagawin na yata soon. But the concept really is to mabawasan yung sasakyan na dumadaan sa ating kalsada. At para mabawasan yan, dapat may efficiente tayong mass transportation. That's the only way. Kasi ang kalsada, limitado yung expansion. So, dapat mabawasan yung sasakyan sa pamamagitan ng efficient bus, efficient mass transit. Pero sa pamamagitan ng batas, anong pwedeng gawin? Kayo ay kilala sa pagsusulong nitong panukala na dapat kung wala kang garahe, huwag ka na magkotse. Marami yung magagalit sa inyo yan. Hindi naman. Dahil admittedly, ang kalsada natin nagiging parking lot. And pag ginamit mo nga yung Waze, ituturo ka sa mga side seat, di mo pero magagamit. Pero itutuloy niyo po ba yan? Kasi very unpopular yan, I am almost sure. I think, kung gusto natin na malutas itong problema natin sa traffic, we have to take unpopular solutions. Pero sasabihin po nila, anti-poor yan. Kasi sino lang po talaga ang may kaya ng malaking garahe para magkaroon ng tatlong kotse. Kahit malimit. Karamihan ng mga mahirap natin babae nagpa-public transport. So talaga yung mga magre-reklamo, yung mga dalawa, tatlo, apat yung sasakyan na walang garahe. At karamihan naman po ng ating mga commuters ay sila'y sumasakay po ng public transportation. So hindi naman tingin ko, hindi naman po apektado yung mga mahirap natin kababayan. What about sa issue po halimbawa ng itong pagbubukas ng usapin ng mga sakano? Kayo po ba ay sang-ayon na isulong pa ang Bangsamoro Basic Law sa susunod na pamunuan? Sa akin, I guess yung Mama Sapano, Luchino. Ako, kagaya ng lahat sa atin, gusto natin mahanap yung katanungan. At hanggang ngayon, wala naman tayong babalita sa kasuhan o nakulong. At kung mayroong mga bagong ebidensya na tutulong, no, para po mahanap yung katanungan, ako sumasangayon. Kung sa pinima ng BBL, sumasangayon ako, of course, lahat din tayo gusto natin ng pangmahaba ang kapayapaan. At
kung ang daan ay sa pamamagitan nitong BDL, sumasang-ayon din tayo. Pero dapat kung siguraduhin natin na ito ay sumasang-ayon sa saligang batas, yung check and balance mo natin ay nandoon. At of course, yung hindi na ko siguraduhin natin na hindi na mauulit yung mga nangyari sa mga huling administrasyon. No? Dahil ang ayaw natin mangyari is another failed experiment sa susunod. Pero ang problema nga po daw ay quorum. Dahil kaya hindi may pagsasasay ang BDL. Walang quorum sa House lalo na. Sa itong past few days, no, nag-open kami, issue may quorum na ngayon. And I hope... Opening, no, assumption. So, pero kapag 20 congressman lang daw nasa floor. Hindi naman. I was there yesterday. Nagkaroon tayo ng quorum for today. But where do you stand on it? Sino supportahan mo ba siya in its present form? Or? Sa ngayon, it's a moving target, no? Kasi papasok pa tayo sa period of amendments. So, antayin na lang natin lumabas yung final form. Then marami, there's about 40 or 50 plus mga contentious issues doon na titignan kung papalitan o hindi papalitan. At itong 40 to 50 plus contentious issues will dictate kung susuportahan mo ito o hindi susuportahan. Ano pa po ang dadaling yung advocacy dito sa Senado kung kayo'y mag-iisip? Tournament sa aking pag-iikot, no, sa buong bansa, nakalungkot dahil only 2 out of 10 kids or youth, no, ang nagtatakbo sa kolehiyo. Walang sa ating mga kabataan hindi nagtatakbo. At itong walo na yon, pag tinanong mo sila, halos kalahati sasabihin dahil kulang sila sa pinansya. At sa mga ganitong panahon, no, age of globalization, of integration, napakalaga na talaga ang college education. It's a non-negotiable. At yun yung isang reforma na gusto natin sa rin, na palawakin ang accessibility sa ating mga mag-aaral sa kolehiyo. Ang budget po natin ngayon, eh, ang kalakihan ay gugugulin sa edukasyon. Mm-hmm. Hindi pa ba usapat yun? At saka yung 8 plus 12 ngayon, yeah, no? Meron pa ba tayong mag-improve? Actually, tinignan ko yung budget, no? About 4.5% ng ating education budget. No? 4.5% ng GDP natin pumupunta sa education budget. If you look at the international standards, about 7-8%. So medyo malayo-layo pa. So there's room for improvement. Although malaki na ho ang tinaas nito from 2.5%. So, malayo pa tayo. Marami tayong dapat gawin. Pero ang importante ho dito ay tayo ba ay kaya natin makipagkompetensya sa ibang bansa. At yun yung aking gustong itulak, no, yung competitiveness natin dito po sa ating bansa. Masangayon ako, Luchi, dahil nakita ko yung statistika, malaking binaba ng dropout rates natin sa dahil sa CCP. But this is only one indicator whether it's successful or not. Mahabang usapin pa itong CCP. But so far po, dahil sa mga indicators na nakikita ko, especially dropout rate, maternal mortality natin, laking binaba, almost half. So, supportahan ko. So, nakikita mong pwedeng palaguin pa ang pondong i-allocate para sa CCP? Ang target kasi halos nagdoble na nga for the yes, more right? Government subsidy and taxes that we are gonna pay. The point here is the exit. When is the exit? What is the exit? And how do you execute? So when should the exit be? Yung po ang dapat mong hindi masyadong klaro, no? At tinitignan mabuti po yan. Another issue po dito is the leakage. Talaga po dapat tuloy-tuloy yung paglilinis po ng listahan ito. Dahil siguraduhin natin itong 60 billion po ay pumupunta sa tamang kamay at nakakatulong sa pagpapay. Taas ng kanilang pamumuhay. Yung background niyo as mayor and congressman and business particular, mas may ang ganyan qualification ay dapat sa meron kang, as a senator, meron kang view na economy and business to create jobs, new jobs, please, dahil may problema tayo sa job business. Ano kung ba masasabay niyo sa mga botante na pa kayo ay nasasinado na? Sa akin po, no, ay sana bigyan ng usin, pansin, no, malaking pansin po. Yung I developed this acronym na, it's called AIM, Agriculture, Infrastructure, Manpower. Manpower being education, human development. So itong tatlo should take up at least majority of the budget in order to investment itong tatlong ito. And ang niniwala ko kung ito ay binuhusan natin ng tamang pondo, no? Makikita natin corresponding in the economic. Dito sa proposal para amendahan yung ating sariling batas, economic provision. Dalawang components ng niya. One is the ownership of corporation and big industry. Pangalawa po yung land ownership. Yung sa una po, yung ownership po ng corporation, sumasangayon po ako dyan.
marami po tayong talagang corporation na dapat na pumuksan para sa foreign investment. They're one of the most restrictive constitution pagdating po sa corporate ownership. Pagdating po sa land ownership, hindi pa po sumasang-ayon dyan. So para sa inyo, dapat bawal pa rin ang mga banyaga na pangayari? Marami na pong pag-aaral. In the long run po, marami po tayong mga farmers, mga magsasakama displaced. Pag iyan ay minuksan natin. Maybe in the short term po, kikita sila. But in the long term, dahil wala naman po silang ibang pwedeng gawin, marami po silang mawawala po ng trabaho. Pero ang charter change will only succeed pag ang presidente mo ay supportive. Yes, itong presidente ngayon natin ay against the charter change. Sino ang presidente mo na makakapag-push ng charter change? Sa ngayon po, wala pa namang klaro no, sa mga presidente mo kung ano po yung position nila sa charter change. But in this, I think this term po, talagang hindi na po, tingin ko lang personally, hindi na po mangyayari itong pag-amenda ng ating sarili. Anong nakikita mo o napupunan mo sa Senado na gusto mong baguhin? Ito madalas kong makita, attorney, ano, at madalas kong marinig sa pag-iikot ko na marami sa ating mga kababayan at tingin nila hindi nila naaabot masyadong malayo ang Senado. At isa siguro sa mga naisip kong, ito basic lang naman, no, ilapit po ang Senado, opisina ng Senado sa ating mga mamamayan at mapakinggan din pa nilang boses at malaman po ano po yung mga problema. I think mahalaga talagang umiikot at puntahan po yung iba't ibang lugar po ng ating bansa. Dynasty, Congressman, kayo po ay tatlo-tatlo na po kayo magkakapatid na nasa serbisyo publiko ngayon. Isa po ba kayo sa mga hindi magsusulong nitong anti-dynasty? Actually, na napakatagal na po nasa konstitusyon pero hindi po na nagpo-prosper sa Kongreso. Actually, Lucy, no, in our history sa Valenzuela, 15 years na po kami maging coach, limang election na po ang aking pinagdaanan. Di minsan wala naman po tayong pinwersa, inaras, pinilit na iboto po tayo. Ang pinakita lang naman po natin ang ating plataforma, kung ating nagawa, kung ating ano pang pwede po natin magawa. Kaya naranasan ko po na basta maganda yung kampanya po natin, klaro, ay iboboto ka po ng tao at iboboto rin kung sino yung mga katulong sa kanda. Hindi po mahalaga yung apelido eh. Mahalaga po dito kung ano yung pagagawa natin sa ating lugar. Pero nakakatulong na malaki po ang budget ninyo sa ad spend, no? At isa nga po kayo sa mga medyo malaking ad spend. Pero dyan nga po nakikita yung tinatawag nilang inequality, no? Ano mo masasabi nyo dyan sa mga nagsasabi nga na ito eh, kaya naman kayo nananalo kasi meron kayong malalaking budget para mag-advertise. Kasi mula sa po, local official ako, mayor, congressman ng Valenzuela, never naman po ako nagkaroon ng national position. Hindi naman ako TV personality or naging artista. So yung national exposure po talaga na napakababa. At nung 8 years ago, actually, ito mga, nung nagpa-plano ko, around 8 years ago, nung sinasabi namin, one day baka no, mag-national election tayo, kailangan natin ayusin to ng maayos, mag-prepara tayo ng maayos dahil hindi ordinaryo itong kampanya. So, itong paggastos namin ay bunga ito ng mahabang preparasyon, napakahabang preparasyon. Dahil alam namin yung aming limitasyon at alam namin na wala naman tayo sa national problem.